Pinagpalang araw po para sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon Diyos na sa pagkakataon na ito, patuloy tayo nakakapagsamba sa Panginoon kahit sa ano pang kalalagayan natin. Sa ating pong pag-uusap, kung naalala po ninyo, itong pong bagay ng ating series ay tinamagatan po nating motivate. Bakit po yan importante? As Christians, dapat nating maintindihan that we are the salt and light of this world. At dahil tayong asin at ilaw ng sanlibutan, ito po ay isang panawagan sa atin mula sa Panginoon as followers of Jesus Christ to influence people, whether we like it or not. At lalong-lalo na kung tayo ay magulang, sapagkat hindi na lang tayo Christian, binigyan pa tayo ng posisyon o responsibilidad to influence our families. Kaya ho, napaka-importante ho itong mga usapin natin ito. Now, bakit po yan importante? Because God desires for us to have an abundant life. Yan nga ang dahilan kung bakit naparito si Jesus. Naparito ko para bigyan kayo ng buhay na mayroong kasaganaan nito. Kaya napaka-importante niyan. Now, hindi lang to kasaganaan spiritually, kasi pag spiritually abundant, sometimes it affects maging sa physical life. Now, tulad doon ng isang pag-aaral. Sabi ho nung late Zig Ziglar sa kanya aklat na Homemade. Napaka-importante, sabi niya, the evidence is convincing that the better our relationships are at home, the more effective we are in our careers. Inaral niya po yung mga tao na milyonaryo sa Amerika. Hindi lang siya, kundi ito po ay ginawa ng US News and World Report. Ito, inaral nila yung mga milyonaryo sa Amerika at mga 1,365 corporate vice presidents kasama na roon, ito na-discover nila. Ito daw mga tao, ordinaryo man nagtatrabaho, but sila po ay tapat sa kanilang asawa at 92% sa kanila ay pinalaki ng tapat na dalawa na magulang na tapat mula pa nung sa simula silang kinasal hanggang sa huli. Yun ang kanilang napagtanto. Kaya lalo pong napagtibay, imagine niyo if we're Christians and our families are following the ways of God from His Word, ang laki hong pakinabang sa atin yan. Ngayon, paano kung mali tayo nagsimula? Huwag kayong mag-alala. The mere fact na pinag-uusapan natin to, then we can restart all over again. Pwede ho, hindi ko sinasabi mag-asawa ka ulit ha. Ang sabi ko, we can start as in yung ating approach to what we are doing. Ang hinahanap natin is paano natin gagay-gayin yung ating pong lakbayin or tahakin sa buhay sa paraan ng Diyos. Kaya ito po'y napakamagandang balita para sa atin. Kaya nga ho ito, good news. Now, sa ating pag-uusap ng motivate, binibigyan natin ang 8 sikreto kung paano tayo makaka-impluensya na meron pong matagalang impact. Tingnan natin, naalala po po ninyo, ito po'y hango po sa aklat na sinulat ng ating senior pastor, si Dr. Peter Tanchi. Kaya tingnan natin, yung 8 ito, modeling, open communication, time, intimacy, vision, affirmation, training, and trust. Yan po ay magkakamag-anak. Bagamat iniisa-isa natin ang pag-aaral, hindi ibig sabihin independent po yan. Kasi lahat yan magkakatagne. For example, when you are to model, obviously, you are to model open communication. And if you are to have open communication, it requires time. Ganun din po sa susunod pang mga talakayin. Kaya dapat huwag niyong imi-miss yung ibang mga usapin. Ano ho? Now, ito po ay napaka-importanting aralin para sa atin, lalo na tayo mga Christians, because we are influencers. We are to influence people to that they may follow Jesus. Kasi excited tayo to tell the world, sumunod kayo sa amin. Sumusunod kami kay Jesus. Bakit? Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Can you imagine if He is the light of the world and we're following Him, sabi ni Jesus, we are no longer to walk in darkness. Ang hirap atang maglakad sa dilim. Parang wala kang direksyon. Hindi mo alam kung ka pupunta. But God is telling us, this is a very exciting life. Because we see exactly, as we follow Jesus, parang it's an adventure. Saan niya kayo tayo dadalhin? And for sure, it is like a very protected, ano po yun, life. Bakit kamo? Kasi,
parang ano yan eh, kung sa gera yan, sabi nung namumuno sa'yo, o sumunod ka sa hinakbangan ko ha, huwag kang aalis dyan kasi may mga mina. At pag sumabog yan, tapos ka. Kaya kung nakikita mo lang yung yapak, sunusundan mo lang, eh safe ka, hanggat safe yung nasa unahan. Exactly si Jesus Christ, sabi niya, and He is leading us to eternity because He is the only way to the Father and no one can come to the Father except through Him. Kaya ito po'y importanteng bagay. Now, let's go back to our 8 secrets. Sabi natin, modeling. Ano yung prinsipyo ng modeling? Sa pamilya, children, copy us either positively or negatively. Now, in the real sense, as Christians, since we are the light, obviously, people in the dark will always look for the light to follow. Kaya nga sabi ni Paul, be imitators of me just as I also am of Christ. So, sino expected na magmo-model ng buhay ni Kristo? Christians, the followers of Christ. Ngayon, kung sa pamilya nyo, ikaw ang Christians, don't expect your parents to do that for you. Be the one to model Christ in your family. Then, ganun din when it comes to open communication. Why? Yung open communication, people are always hiding for something. Pero tayo mga mananampalataya, since we are not to prove anything anymore, tanggap na nating makasalanan tayo, kaya tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, wala tayong dapat ikahiya sa ating mga kamali, kundi tayo open na willing tayong aminin ng ating mga kahinaan. At dahil doon, nagbibigay rin tayo ng pinto para sa iba, maging open din sila kasi wala silang mapagbuksan. Everyone is looking for someone to open up their hearts with. Kaya ang tanong, as Christians, willing ba sila mag-open din sila sa atin? Di ba? Kaya we are the one having this experience. Kaya nga, once we have this open communication, it opens the heart of the children, kung lalong-lalo na sa family setting. Then time. And understand this, the idea of time. Bakit importante ito? As Christians, naintindihan natin that our time here on earth is what? Limited. Now, look at this. The principle of time, the more you spend time with your children, the more you can influence them. And as Christians, klarong-klaro to, pinakita sa atin to sa awitin, that our days may be 70 or 80 years, but anong pinagmamalaki lang doon? Labor and sorrow. Kaya nga, ang prayer natin is that God would teach us to number our days, that we may present the heart of wisdom. And ang ganda, sinagot din ng Diyos yan, through Paul, kung naalala ninyo, that we are to be careful on how we live, not as unwise, but wise. Paano yan? Make the most of our time because the days are evil. Kaya nga, so do not be foolish, sabi ng Bible. Do not be foolish. Understand the will of the Lord. And what is the will of the Lord? The will of God is for us to be filled with the Holy Spirit so that worshiping the Lord is not a waste of time. Kasi yun ang gusto ng Diyos, because that's the sign that we are filled with the Spirit. Thanking the Lord instead of complaining, lalagi na nagreklamo, magpasalamat sa Diyos, that is the will of God because that is being filled with the Holy Spirit and to be subject with one another. Mabilis ang review lang kasi para mapaalala natin, wives, hindi sayang. Ano man ang pagsunod mo sa asawa mo because you are filled with the Spirit and you are doing it for the Lord, hindi yan sayang. Ganon din sa husband. Loving your wife just as Christ loved the church. Baaring sabihin mo, sayang naman, parang yung asawa ko, lagi ako niyayaan sa ganito. But if it is an expression of love, at dahil sa you are filled with the Holy Spirit, that it will help him, it will help her, yung asawa mong babae, matutulungan to be presented blameless and holy before the Lord. That is not a waste of time. Ganon din sa mga anak. Ano sinasabi ng Bible? Children, obey your parents. Wow, ang sarap ng isipin na parang, wow, yung pagsumunod ka sa magulang, parang, ba't ako susunod dyan? Ang dami kong ginagawa. Hindi. To obey your parents, to honor the Lord so that you can influence your parents, wow, that's not a waste of time. Kasi ang kinabukasan mo, nasa kamay ni ng Diyos. And finally, fathers, if you're doing it not exasperating your children or provoking them to anger, yung parang paulit-ulit, naging-naging, ganyan, but you are bringing them up in the discipline instruction of the Lord, every time you schedule something like that to honor Jesus, that's not a waste of time. That's how we live a life of wisdom. Now, alam niyo po ba ang ganda-ganda? Mapapansin niyo lahat ng ito, sa una pa lang, yung MOT pa lang, pinapakita as Christians, tayo ang talagang hinahamon ng Diyos to bring that reality sa pamilya. Kaya tinanong yung context ng be filled with the Spirit, family.
Hindi niya in-expect na malaking mundo kasi we want to change the world. Wag, simula ka lang doon sa iyo, sa pamilya, kasi ang una, primarily, is for you to be filled with the Spirit. Now listen, kaya ang ganda-ganda ho ng patotoo ni Tom Morillo sa bagay na ito. Pinakita niya ang katotohanan na it must start from the Christians, not necessarily the parents, kundi kung sino yung Christian, kung sino yung lumalakad kasama ng Panginoong Jesucristo, siya ang mag-impluensya sa mga tao sa kanyang paligid. Pakinggan po natin ang kanyang patotoo. Being the eldest of three boys, I grew up as the man of the house, with my dad overseas and my mom working extra hard to support our family. In this setup, I was first exposed to pornography and soon became sexually active and addicted to vices at the age of 15. Cigarettes, alcohol, drugs, and prostitutes filled my high school days. At 25, I was a full-fledged womanizer, drug addict, pusher, dealer, and smuggler. I fell in love with a married woman who was abandoned by her husband. One day, I received a call from her saying she needed to talk to me. When I met up with her, she immediately broke down and explained that she just came from a retreat where God spoke to her and told her to let me go. My initial reaction was to defy God. I wasn't a believer. I couldn't care less about her relationship with God. But then I suddenly had a flashback of my life of sinfulness and indulgences and realized how blessed I still was despite of all the sins that I had done before. God had still been so good to me, and so I told my girlfriend then, let's follow him. We broke up that night. Then I let my guard down. Weeks after, I got back with my girlfriend. Yet, the more that I knew Jesus, the more I understood that my relationship with her was not pleasing to him. I had to choose to continue this relationship or to make my testimony real to my family to influence them. I humbly then asked God's forgiveness, repented, and finally walked away from that sinful relationship. I learned to be controlled by the Holy Spirit. I intentionally showed my family kindness and gentleness, character traits alien to our household. The changes created such disruption to my family that it caught their attention. I strive to be consistently loving to my family. My transformation brought them joy as I continued to immerse myself in God's Word through church services, Bible study, then eventually through discipleship groups. I fell in love with the Christian community and soon became a life coach in the Glorious Hope Ministry, and then the following year I served as a facilitator in Big Fridays. But the catalyst really was that moment I ended the adulterous relationship. My family knew how much I cared for her, but when I surrendered that to God, they tangibly witnessed how serious I was in my pursuit of Jesus. My dad was the first to join me on a Sunday service. Beside him, I cried, hands raised in thanksgiving to the Lord for his faithfulness. God started to work in my dad's heart. Soon, my dad influenced my mom. Amazingly, my obedience to Jesus brought my family an overflow of blessing. Now, my dad has his own small group and was also endorsed as a Glorious Hope life coach. My mom, on the other hand, is focused on our family, being her first ministry to share Christ and model his likeness. My brothers are now also open to family devotions and are very active in sharing their learnings. My heart rejoices in the fact that God chose someone as imperfect and flawed as I am to impact my family for eternity. My name is Thomas Murillo. Once was a drug dependent, now Christ dependent. All the glory and praise to my Lord Jesus Christ. O yan, nakita po natin, kakatuwa pong ginawa ng Diyos. So sa buhay ni Tom Murillo, napansin po ba ninyo na impluwensya niya yung buong pamilya, at dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, dahil sa pagmamodel, dahil sa pagbibigay ng panahon para makipag-usap sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga magulang, ngayon lahat sila sumusunod kay Kristo Jesus. At dahil doon, pansin nyo, if you model, you give open communication, you create an environment of open communication as Christians, and time, ano mapalagay nyo susunod dyan? It will cause intimacy. Kaya yan ang ating pag-uusapan. Ma-experience natin yung intimacy. Bakit? Because the principle of intimacy is this. The closer we are, the closer the relationships, the greater the influence. Kung gusto mo ma-influensya ng tao, for us Christians, let's get involved. Anong sa mga tao, sa buhay ng tao? Kaya yung asin, for example, you are the salt.
Walang epekto yung asin na yan kung nakahiwalay yan, kung nandun lang yan sa salt shaker. Kailangan yan maisama, maging, mag-mixed up doon para magkaroon ng flavor, para mapigilan. Ang ano, ang ganun din ang pagkabulok ng iba. Pero syempre, you cannot do that alone. Kaya you need again to have to be beat with other salt. Kaya again, it requires relationships. So, ano yung intimacy? So, yun ang ating mga sasagutin. Like, ano yung intimacy? Paano yun? At ano yung responsibilidad natin? Kung madali nating maalala, alalahanin yung word na WHO. O, di ba? What is intimacy? How it is being done? And you have to own it para lalo tayong magkaroon ng idea paano po talaga mag-create yung intimacy. Now, from this passage, tingnan natin ano ang ibig sabihin ng pagiging intimate. Sabi ng Bible, do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Bad company corrupts good morals. So ano yung ibig sabihin? People are influenced. Ang tao na i-influensahan ng kanyang mga kasama. Now, kung may mga bad company that corrupts good morals, anong sinasabi niyan sa mundo natin? Pag sumasama ang mundo natin, ang ibig lang sabihin, ang daming bad company. Kaya dapat tayo ang maging magbabuting impluensya sa kanila as Christians. Kaya baguhin natin, warning, piliin mo yung mga kasama mo, at the same time, ikaw ang maging magandang kasama para ma-influensahan sila sa morality. Yun ang kabaliktaran, kaya yan ang sinasabi dito. Now, ang sunod pa na intindihan natin, pansinin nyo, when it comes to intimacy, sabi ng Bible, and this is how the early Christians were described. Day by day, continuing, good luck on the words, with one mind. They are so intimate that they are in with one mind. In the temple, breaking bread from house to house, just like what we did earlier. And they were taking what? Their meals together with gladness. Ang saya nilang kumakain at with sincerity of heart. Kasi may iba, kala mo masayang pagkain. O, kain kayo. Pero sabi niya, kain nga ng kain, ang kapal. Ito may sinseridad ng puso. Hindi nag-ano. Praising God. Yan yung parang they are one heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord was adding to their numbers. People are getting attracted, and the Lord was adding to their numbers because look at these people, they really love one another. Because people are looking for such kind of relationship. Naghahanap ang tao, saan ba ng sample? Paano ba yung intimacy na yun? Kasi dito, hindi mo alam sino talaga nagmamahal at tatanggap sa'yo. Oh, kaya nga sa Acts 2, sabi yan, the congregation of those who believe were of one heart and soul. They were so intimate. They were so close. So what does it mean? When we talk about intimacy, ito po yung tagang, there's a form of friendship. Meron pong familiarity, close familiarity, na they understand that they are mutually vulnerable. Naintindihan nila, they can be open. Pwede sila maging bukas sa kanilang mga loobin. Yung kanilang pakiramdam na hindi sila lolokohin, hindi sila iinsultin, sila'y tanggap. As in, kahit na kilalang-kilalang kalang pagkatao. Wala silang dapat ikatakot. They are so transparent. They alam nilang pinahahalagahan sila. Yan ang ganda ng ibig sabihin ng intimacy. Tanong, ganyan ba tayo? Sa pamilya na lang muna. Ganyan ba tayo sa bahay? That people would sense that when they come to us as Christians, they would not feel judged. Hindi na madadamang na-judge sila. Hindi na madadama na para silang minamaliit. Kundi pinapahalagahan sila. Now, di lalo na kung mga magulang. Yung alam ng anak na mahalaga sila sa kanilang mga magulang. Alam ng anak na sila ay mahal ng Panginoon Diyos dahil sa pagmamahal pinapakita ng kanilang magulang. Kapatid, ang intimacy, ito po ay kalidad ng isang relationship na nagpapahayag ng bigat ng ating impluensya. Kaya ho, ito po ang nagdedetermina ng ating pong yung strength o lakas ng ating impluensya sa ibang tao. Kaya po ay ang intimacy is directly proportionate sa closeness po ng ating relationship. If we want to influence people, kung gusto natin sila ma-influensahan, kailangan maging close tayo sa kanila. Habang lumalayo tayo sa kanila, hindi tayo makaka-influensya. Alam po ba ninyo, ito po ang amazing. Lahat ng tao naghahangad ng relasyon. Kaya ho, they're longing to belong. They're longing na maging intimate with somebody. Kasi sa simula't simula pa lang, if you still remember, sabi ng Panginoon, it's not good for a man. Hindi mabuti sa taong nag-iisa.
Kaya sabi niya, I will make him my helper suitable for him. Kaya sa design pa lang, generally speaking, kahit na ikaw ay single, you're always looking for a friend. Mayroon ka naghanap ng kasama o kaya pamilya na magiging katoto mo. Ibig sabihin yung talagang close kayo, magiging open kayo, na yung wala kang kakatakutan. Yan. Yung hindi mo nararamdaman nag-iisa. Yan. Kaya ang Panginoon Diyos, amazing, gumawa siya ng kapartner. And alam nyo ba kung gaano? Ang saya-saya ng mama. Pero ang ganda ng kanyang environment, pero nag-iisa lang siya, sabi ng Lord, it's not good for you to be alone. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, gumawa ng kasama. Nung gumawa na, ang saya niya, ito po'y parang awitin, parang isang tula. Oh, ito yung buto ng buto, ito yon. Ito'y kapareho ko, wow! Siya'y babae. Siya ang, bakit parang sinuha siya sa lalaki? Ibig sabihin, siya ang magiging kabuuan ko. Tingnan niyo po kung gaano sila ka-intimate. For this reason, a man shall leave his father and his mother, unang-unang kasalan, and be joined to his wife, and they shall become what? One flesh. Isa na lang sila. Kaya yung pag pinaghiwalay mo, ang sakit niyan. Kasi they became one. Now, listen. Kaya sila sobrang intimate, they are not hiding anything. Man and his wife were both naked and were not ashamed. Our design is to be in relationship. Nagkakaintindihan tayo in a family relationship, with a brother, with a sister, with a parents, ganyan. Yan ang design ng Diyos. To be open, to be intimate. Ang problema, hindi natin hahanapin yan because that's how we were created. Ganyan tayo nilikha. Nagka-problema, nung nagkasala ang tao and they disobeyed the Lord, yan na. Yan na ang simula. Sabi ng Lord, kinain mo ba? Kasi sabi niya, bakit ka nagtatago? Hinahanap ni Lord eh. Nagtatago kasi ano ako eh, hubad ako eh. Bakit? Kinain mo ba yung prutas sa sabi sa'yo, huwag mong kainin? Sabi ng Panginoon. And alam naman ng Lord yun, kaya lang binibigyan siya ng pagkakataong maintindihan niya yung sanyang sitwasyon. Alam yung ginawa ng mama? Yung sinasabi niyang babaeng, flesh of my flesh, bone of my bone, na masaya-saya niya, ano nangyari? Eh yung babae kasi na binigay mo sa akin eh. Oh, napansin niyo? Simulan niya ng tinangge yung babae. Now, ito pag-isipan niyo mabuti. Kung tinangge, yan ang ginagawa natin. Nagsisimulan tayo magtago. Nagtatago tayo kasi we're hiding something. People are always afraid to be exposed. Lahat tayo natatakot na malantad. Kaya sabi ng Lord, nawala na yung ano yung kagustuhan natin, yung intimacy bang transparent. Pero we're longing for it. Naghahangad tayo ng ganun. Kasi bakit? Kasi nga ayaw nating nare-reject because yung rejection ay resulta ng kasalanan. Kaya ang gawa ngayon ng tao, naghahanap sila ng makakasama, naghahanap sila to belong, to be accepted. Kaya nga ang mga bata natutukso na gawin ang kahit anong bagay para lang tanggapin ng iba. Diba? Parang makasama ng barkada, kaya nagkakaroon, tiyatawag lang peer pressure. Yung ano ibig sabihin ng peer pressure? Yung pong ano, impluensya, nape-pressure sila sa mga barkada, nape-pressure sila sa mga sasabihin ng ibang tao. Kasi nga gusto natin yung tanggap tayo ng tao. Kaya ayaw natin sasabihin na tungkol sa atin. Kaya ngayon, yun ang naging problema ngayon ng tao, no? Dahil sa kasalanan, kaya naghahangad tayo. Eh ngayon, sa pamilya, kung hindi mo ramdam na tanggap ka, ang hirap ng pakiramdam. Kaya nga ang babala ng Panginoong Diyos, pansinin nyo ha, dahil naghahanap ka ng kasama, ay piliin mo yung kasama mo ng mabuti. Tinan nyo yung babala niya sa kawikaan. Huwag ka ba sasama sa mga tao magagalitin? Bakit? Naku, magagaya mo sila. Hindi mo mang gustong gayahin, magagaya mo sila. Kaya yan isang patibong para sa'yo. Sabi ng Panginoon, piliin mo ang iyong mga kasama. So tayo rin, ingat tayo bilang mga Christian, sana tayo yung piliin nila kasi parang masarap tayong kasama. Ang problema, minsan yung mga Christians, parang ang hirap kasama. Alam niyo bakit? Lagi nakikita yung mali. Oh, mali rin naman yan. Bakit ka sumasayo ng ganyan? Bakit umiindak ng ganyan? Minsan akala yung mga Christian parang, hindi tumatawa. Oh, ba't di ka tumatawa? Dahil sa Panginoon ako, kayong mga ulupong. Mga ganun ba? Minsan meron tayong ganun tendency, napaka self-righteous, ganyan. Kahit sa bahay, kaya ingat tayo, parang hindi tama eh. Kasi, pansinin nyo, sa bahay pa lang, kung tayo Christian na magulang, now listen to this, the closer our children to us, as parents, as Christians, di ba, di lalong hindi sila maghahanap ng ibang kaibigan.
Hindi ko sinasabing hindi sila maghahanap, kundi hindi sila maiimpluwensya ang basta-basta ng ibang tao dahil close sila sa atin. Naghahanap ng barkada ang ating mga anak pag alam nilang tayong mga magulang hindi nila kaibigan. O, lagay na natin hindi ka Kristo magulang. Ayaw mo, gusto mo bang ang anak mo pumunta sa iba? Hindi. Ang gusto mo, kasama nila tayo, tama? Ngayon, lalo na tayong mga Christians, kung tayo Christian na magulang, para hindi ma-impluwensya sa kasamaan ang ating mga anak, eh dapat tayong kalang kaibigan. Ganon din sa mga binata at dalaga. Sana kung meron mga hahanapin kaibigan, sana tayo nang piliin nila yung mga Christian, kasi i-impluwensya natin sa kabutihan, hindi sa kalukuhan. Kaya ho, yan ho ang challenge. Alam niyo po ba, ito malungkot na realidad. Ito sulat ito sa mga Christian na pamilya, ha? Ito yung sulat na marinig niyo sa mga ilang mga sulat. Ito sulat po na binigay sa isang pastor. Sabi niya, ako ay malungkot. Hindi ako basta makatayo. Gusto ko naman sanang maramdamang special ako sa tao. Pero wala namang nagmamalasakit sa akin. Ni wala akong alaala na niyakap ako o hinawakan man lang ako o nangitaan ako. Hindi ko, wala akong naaalalang ganun. Yung bang wala akong naaalalang gusto nila ako, na kailangan nila ako. Kaya ang pakiramdam ko, sobrang empty sa loob. Parang hungkag na hungkag. Ito naman isang sulat. Parang napakabigat ng puso ko. Parang may pasan-pasan akong malaking timbang sa likod, yung parang weight sa likod. Sabi ganun. Hindi ko alam kung bakit. Gusto kong umiyak, pero wala akong malapitan kahit mga magulang ko na mga tagasunod ni Kristo. Sabi ng isang sulat, sa buhay ko, sa mga pinagdaanan ko, lagi ko nang nararamdamang palagi akong nag-iisa. Wala akong kaibigan, walang kumakausap sa akin. Wala man lang gustong kasama ako. Kaya sobrang lungkot ko. Ilan kaya mga taong ganyan? Ang lungkot, no, kahit sa isang Christian environment, minsan hindi lang nararamdaman yan. Bakit kaya? Sana po tayo mga Christians ay magmalasakit, lalo na kung sa bahay natin nangyayari yan. Tayo na yung Christian, tayo pa yung iwas sa mga kapatiran, iwas sa mga tao na nangangailangan ng atensyon, nangangailangan ng pagtanggap. Kaya nga itong intimacy na to ay napaka-importante, and I pray that it must start from us. Alam niyo po ba, sabi nga ho ni Pastor Peter sa kanyang aklat at maging sa kanyang preaching, yung biological relationship, yung magkamag-anak, that biologically, hindi yan garantiya na magkakaroon tayo ng mabuting relationship. Hindi yan garantiya. Napakita yan sa halimbawa ni David. Ang dami niyang anak, pero yung kanyang mga anak, hindi close, magkakaaway. Maging huyo sa kanyang anak na si Absalom. Di ba? Pinakita ho yan sa Samuel. Pansinin po ninyo. Sabi niya, the heart of King David long to go out to Absalom. Gustong-gusto niya si Absalom. Ang problema, hindi siya close kay Absalom. Sa totoo lang, si Absalom kasi sa pangyayari sa pamilya, sa away-away sa pamilya, naglayas ito. Naglayas. Lumaki ito sa kanyang lolo. At doon siya naglagi sa lolo niya. Ngayon, inahangad niya rin makasama si Absalom. Eh, nung bumalik naman si Absalom, ito problema. However, the king said, sige, bumalik siya, pero doon siya tumayas sa sarili niyang bahay. Huwag na huwag siyang magpapakita sa akin. Barang yun ang sinasabi. Isip niyo, anak mo, hindi magpapakita sa'yo. Longing mo naman na makasama siya. Kaso, sa bilang manly, lalo yung mga tatay, huwag na huwag siya magpapakita sa akin. So si Absalom, naniraan sa kanyang sariling bahay at hindi nagpakita sa kanyang tatay na hari. Di ba, ang lungkot, ganyan po ang maraming tao, ganyan din ang maraming mga tatay. Di ba, parang hindi affectionate sa anak, hindi nagpapakita ng damdamin sa anak. Di ba, kunyari, sabihin ng anak, pa, samahan niyo naman ako sa school. Kasi kailangan daw kasama ang tatay. Ayaw mo, story sa mga ganyan. Ikaw na lang pumunta dyan. Di ba? Ganon.
Di anak, kawawa, pupunta mag-isa. Oh, hindi kasama yung tatay. Ngayon, pag-uwi, itong tatay naman na to, nag-aalala naman talaga yan. Nag-aalala, iniisip, ano kayo nangyari sa anak ko? Kawawa naman. Sabi ng anak, tapos pagdating, oh, ano nangyari sa school? Siyempre, anak, tatanong-tanong ka dyan eh. Pagkatapos, ayaw mo sumama. Tapos tatanong-tanong ka. Parang, pero sa totoo lang, yung tatay, gusto lang naman talaga sumama. Kaya lang, out of, alam mo yun, baka ayoko mapahiya, natatakot ako. Kaya tuloy, hindi na lang sumama. Nagpagmamatigas na lang, oh, duko ka lang dyan. Parang ganun. Ganun na ganun din, kahit si David, ganyan din. Tuloy, anong ginawa ni Absalom? Alam niyo bang ginawa ni Absalom? Nako, ninakaw ang damdamin ng mga tao. Sabi niya, wala silang panahon sa inyo. Kaya ako na lang haharap para sa inyo. Hanggang sa etong si Absalom, nung nakita niya yung impluensya sa maraming tao at nahuli niya ang puso ng mga tao, alako, kawawa. Tingnan niyo ha, sabi niya, and Absalom stole away the heart of the men of Israel. Grabe, yan ang nangyari. Anong ginawa niya? Siya mismo ang nanguna sa coup laban sa kanyang sariling ama. Isipin niyo, aagawin ng kaharian para sa kanyang ama, laban sa, mula sa kanyang ama. Di ba nakakalungkot yun? Tandaan ninyo ha, hindi ko mo may relasyon, eh meron, ano nga may biological relationship, garanti ang magiging close. Kaya we need to understand how, now listen, what is intimacy? It is a sense of, yung parang they felt accepted, they felt they belong, that they are willing to be open. At andyan ka to listen, katulad ng open communication, andyan ka to give time, yan. Kaya ang tanong, kung ito ay importante, itong intimacy, paano ito gagawin? Now, para maintindihan natin lalo pa bago natin gawin, meron pong experiment na ginawa ang isang teacher para maging, ano, maging intimate ang mga bata sa object na meron sila. Bawat isang estudyante, pinakuha sila ng kanyang mga tag-iisang orange. Yung, alam yung orange sa Tagalog? Orangey. Ay, hindi nyo. Alam yung prutas na orange? So, lagay na lang natin sa dalanghita para medyo, ano, mas madali-dali nating maalala. So, kanya-kanya dalanghita. Alam yung dalanghita, di ba? Ginawa nila, sabi niya, ito gagawin nyo ha. Uwi nyo sa bayan, aamoy-amoyin ninyo, hawak-hawakan ninyo. Talagang hanggang sa maging ano kayo, talagang familiar na kayo dyan. Yun, parang picture ng intimacy. Pagdating lang sa school, ang nakakagulat na pinagawa ng teacher, o sige, ibalik nila lahat sa bag. Pinagsama-sama. Pagkatapos, walang pangalan yan, ha? Kunin nyo yung dalanghita na inuwi nyo sa bahay. And alam nyo po, walang kahirap-hirap. They were able to identify yung kanya-kanyang mga dalanghita. Bakit? They're so familiar with it. Kaya ang idea ng intimacy, you're so familiar with your child, kung ikaw ay magulang, you're so familiar with your friends, you're so familiar with their individuality, familiar ka, and you count them all important. Kaya nga sa Bible, laging binibilang, and 3,000 were added, 5,000 were added. Why? Paano nila nalaman? Somebody counted. Bakit binilang? Because everybody counts. Lahat ay importante. Now, ang tanong, paano natin gagawin yan? Look at this. In 1 John chapter 4, Jesus Christ teaches us something. Paano mo gagawin maging intimate sa anak mo? Maging intimate sa kaibigan mo? Maging intimate sa ibang tao? Alam niyo pa paano? Una, establish mo ang sarili mong conviction. Look at this. Beloved, let us love one another. For love is from God. And everyone who loves is born of God and knows God. Kung gusto mong maging mapagmahal, hindi mo yan kaya on your own. You need to be born of God. At kung sinasabi mo you're part of the family of God at hindi ka mapagmahal, hindi ka willing to accept, hindi ka willing to spend, talagang to be close, eh, may problema ka. Meaning, you are not born of God. So, kailangan establish sa iyan. Paano ba yan? Sabi niya, the one who does not love does not know God, for God is love. So, kilalanin mo. Kilala mo ba talaga si God? Hindi yung kilalang alam ko about God. Hindi. Yung word na know dito is, are you intimate with God? Kasi ang idea, you can never be intimate with anybody if you are not intimate with God. Kaya nga nung lumayo si Adan kay God, naging hiwalay rin sila ni Adan, napalayo rin yung damdamin niya kay Eva. Kaya ho, nagkaroon ng problema, kaya nagtataguan na sila, hindi na sila
transparent sa isa't isa. Because they are afraid, they are now distant from God. Naiwalay sila sa Diyos. Kaya when you say no, close ka sa Diyos. Kung close ka sa Diyos, kaya mo maging close sa iba. So, paano mo gagawin yan? Make sure, close ka sa Diyos. Kaya nga sa huling araw, hindi bibilangin ng Diyos kung gaano ka makapangyarihan. O Lord, did we not prophesy in your name? Did not cast out demons in your name? Ano sagot ni Jesus? Depart from me. I never knew you. Eh kasi ang tawag na, Lord, Lord, did we not prophesy? Did we not heal? Did we not cast out demons? Sabi ni Lord, alam mo, hindi yan ang batayan. I never knew you. Akala ko ba all-knowing ka? Ang idea ni Jesus, hindi naman tayo close. Kasi yung word na Lord, Lord, pag inuulit sa Bible, ibig sabihin close kayo. Kaya nga si Lord, kung tawag, Abraham, Abraham, Moses, Moses, inuulit. Kasi it's an ano pa expression of intimacy. Kaya hindi naman tayo close. Patawag-tawag ka pa ng Lord, Lord dyan. Hindi naman tayo close. Yun ang sinasabi ni Jesus. Gano'ng ka close? Do you know the will of my Father? Di ba? Ano yung will ng Father? That you are to love one another as I have loved you. Yan ang will. Kaya hindi nakikita yan sa kapangyarihan. Nakikita yan sa how we relate with one another. Now, balik tayo. Kaya sabi, ano ba yung love God? Know God? Ito. Ito ang pag-ibig. This is love. Not that we love God. Oh, you see, it's not. Hindi tungkol sa pagmamahal natin ito sa Diyos. Una, He loved us. Siya muna. And sent His Son to be the propitiation for our sins. Sa madaling salita, malinaw sa atin na Jesus namatay para sa ating kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit naintindihan mo, Lord, makasalanan lang din ako. Lord, tinanggap ko yung pag-ibig mo. Lord, tinanggap ko yung kabayaran ng aking kasalanan. And thank you, Lord, that because of this love, yung pag-ibig mo sa akin, ipapasa ko yung sarayong pag-ibig na yan sa ibang tao. That's how you will start on how to love. Napaka-importante niyan. Kaya ho, tingnan niyo yung karugtong. Sabi ng Bible, Beloved, if God so loved us, we also ought what? To love one another. Napansin niyo? Kung maliwanag sa iyong mahal ka ng Diyos, dapat magmahal ka din sa iba. Now, bakit po yan dinidiin ko sa inyo ngayon? Kasi nga, gusto kong maintindihan ninyo na yung pag-ibig na yan magsisimula sa Diyos. Kailangan maayos muna tayo sa Diyos kasi hindi natin kaya maging intimate sa ibang tao dahil lagi tayo magiging mapagkunwari. Dahil meron tayong laging pagtataguan. But if we understand that our love for God is unconditional, wala tayong ginawa that would merit His love, then wala rin tayong parang karapatang hindi magmahal sa iba. Nagkakaintindihan po. Kaya sabi ni Jesus, if you love me, ayan, kung naintindihan mo talaga, tagang mahal mo ako, then you will keep my commandment. Kaya pansinin po ninyo, even si Old Testament, consistent po yan. Sa Deuteronomy chapter 6, ano sabi ng Bible? The Lord is our God. The Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and might. Nagsisimula yan sa iyong relasyon kay God. And shall be, this command, which I'm commanding you today, shall be on your heart, foundational. Then, you shall teach them diligently. Now, why is that so important? Now, pag-isipan nyo, paano ko gagawin yan? Dapat masipag ka. Ituro yung pagmamahal na yan. Hindi mo ituturo sa salita lang yan. Pati yan sa iyong pag-upo, sa iyong pagtayo, sa iyong pag-alakad. Anong sinasabi ng Diyos? Paano mo i-develop intimacy? You have to be intentional. It must be from your heart. Galing yan sa puso mo. Dapat talagang sasadyain mo yan. Talagang gagawin mo yan. At tsatsagain mo yan. Hindi ka pwedeng hindi magbigay ng oras sa iyong anak. Hindi ka pwedeng hindi magbigay ng oras sa tao. Kasi tsatsagain mo yan para magkaroon ng kalapitan ng damdamin. Nagkakaintindihan tayo. Parang naalala nyo nung nanliligaw pa kayo sa inyong asawa, para sa mga may asawa, di ba ginagawa nyong lahat ng paraan, lumapit lang ang damdamin? Talagang masipag kayong bibilan ng regalo. Bibigyan ng oras. Di ba? Kaya may intimacy. Naalala nyo, kahit anong antok mo, susunduin mo. Kahit anong antok mo, tatawagan mo. Kahit noong ba, talagang hahatid mo pa, kahit anong antok at pagod mo na, hahatid mo pa. Walang katapusang pagkikwentuhan. Walang katapusang pagsasama.
nade-develop ang intimacy. Ngayon, sa bagong modernong paraan, walang katapusang kate-text. Kahit na yung pong daliri mo, ay ito pong thumb mo, ay kasing laki na rin ng hinlalaki mo sa paa. Di ba yung big toe? Bakit? Sa kate-text, magang magana. Bakit? Dahil talagang sasadyain mo just to be close. Tama, mali. So, para kang talagang nanliligaw sa anak, nanliligaw sa mga tao dahil talagang you're spending time. You're spending resources. Talagang sasadyain mo. Kaya you are really connecting, talagang tinatry mong kumonekta emotionally. Heart-to-heart connection. At kukonekta ka experientially. Ano ibig sabihin? Talaga magbibigay ka ng oras makipaglaro, makipagbigay oras ka na makipag ano kwentuhan, mag-blockbuy kasama sila para sama-sama kayong may experience. Ganyan. Yeah? That is how you are to develop intimacy. Di ba? Kaya ito importante. Alam nyo, kung diligent ka, aalamin mo rin ang nature ng bawat anak. Para makaroon sila ng sense na talagang importante sila sa'yo, kikilalanin mo yung tell ng differences. Kaya alam nyo, minsan yung mga magulang, kaya nalalayo sa anak, nakukumpara ang isa't isa. Hindi ka kapareho ng kuya mo, hindi ka kapareho ng ate mo, hindi ka kapareho ng ni Bunsoy. Alam nyo, we need to be diligently enough na makilala sila talaga at alamin ang kanilang mga differences. Hindi, kasi kailangan natin tanggapin at maramdaman nilang tanggap sila kung sino sila. Hindi ho kung ano yung gusto natin maging sila. Hindi ganon. Tanggap natin kung sino sila. That would open up intimacy. Kasi pag hindi ho natin yan tinanggap for who they are, unconditionally, nakuhirap. E minsan, ang ginagawa natin para na lang magdaan ang ating buhay, we set rules. Rules. Ang problema, rules without relationship, sabi nga ho ni Pastor Peter, at gayon din ang sinabi ni Josh McDowell, leads to rebellion. Rules without relationship leads to rebellion. Ang problema ng mga magulang, problema ng sinumang tao, na wala hong magmamalasakit, lalagyan na lang nila ng rules para madali, para wala na lang gulo, para at ididiin yung rules kesa yung pangangailangan ng tao. Yung kesa doon sa dapat yung tao, may para, yung rules ay para sa tao. Ang gagawin na lang, yung tao para sa rules. Yan. Ang totoo lang minsan, pati yung mga magulang, kung magulang ha, nagagalit, hindi naman doon sa rules eh. Hindi naway may rules. Parang minamaliit mo ako. Yun. Lumalabas na yung pride. Hindi na talaga yung malasakit sa anak. Hindi na yung malasakit. Kasi, pansin nyo pa ito. Alam nyo, laki ng pagkakaiba ng mga bata eh. Napansin ko lang to. Yung mga magulang noon, hindi usin yung tawag na multitasking. Pag nag-aaral, concentrated yan. Bawal maistorbo. Pero mga bata, nagtataka ka, nag-aaral, naka-headset. Di ba? Ganun-ganun pa habang nag-aaral. Sabi, paano ka nakakapag-aaral yan? Nakaka-concentrate ka ba yan? Eh, ganito ako talaga eh. Alam mo anak, kung kaya yung grade mo, kaya hindi maayos-ayos. Kasi nag-aaral ka, hindi ka nag-concentrate. Ang dami mong ginagawa. Hindi pwede yan. So, ito ha, bawal ka ngayon mag-computer. Bawal ka. Eh, hindi mo alam yung kung bata pala, talagang nagko-computer. Hindi naman naglalaro, talagang ginagawa niya assignment niya. Ginagawa niya talagang dapat para nag-aaral siya. Mabuti, eh, naghahapit na siya. Tapos, biglang, eh, entrada kang ganyan. Ano, computer ka naman ng computer. So, naglalaro ka, no? Alam mo, alamin natin muna, paano natin gagawin? Talagang pasukin natin ang kalang daigdig. Intindihin natin ang kalang pinagdadaanan. Nang maintindihan natin, ano ba iba na yung mundo nila? Tayo mga Christians, ingat din tayo sa mga ganun. Kaya ibang tao ayaw nang lumapit sa atin kasi masyado tayong dogmatic sa mga bagay na hindi naman dapat. Di ba? Now, kaya napaka-importante. So, ano natin gagawin? Then we need to be responsible about it. We have to own it. Own it. Nagkakandidan tayo. Own it. Tinasabi ng Bible. Therefore, accept one another. Kinumad niya tayo. Tanggapin niyo sila. Listen. Huwag mong antayin ang ibang taong maging intimate sa atin.
tayo yung magkaroon ng responsibilidad na kumonekta sa kanila. Kaya sabi niyo, accept one another just as Christ also accepted us to the glory of God. Hindi na tayo naghahanap tatanggapin pa tayo ng ibang tao. Tayo na dapat, dahil alam na natin, tanggap na ako ni Jesus eh. Kahit tanggihan ako ng tao, wala na silang magagawa, tanggap na ako ng Panginoong Jesus. Di ba? Yun ang Kristyanismong, yun ang magandang balita. Kaya tayo ngayon, ang tumatanggap sa mga tao ito para makita nila yung katibayan na si Jesus Christ ang nasa sa atin, na tumanggap sa atin. Kaya it is our responsibility. Di ba? Kaya pansinin po niyo sa Bible, amazing sa Bible, ang Christian hindi yung naghahanap pa sila ng pupuno sa kanila. Sila'y nag-uumapaw ng Panginoong Kristo na gusto na ipasa sa iba. Kaya nga ang utos sa Bible, tingnan ninyo, puro one another. We are commanded to love one another, encourage one another, care for one another, serve one another, bear one another's burden, be at peace with one another, wash one another's feet, respect one another, submit to one another, forgive one another. Ano sabi niya? Gawin mo to sa iba. Hindi niya sinasabi, let others encourage you. Let others, hindi, you encourage one another. Tayo, sa nagsisimula. And dati din sa bahay, huwag nating antayin, hindi pa sila malapit sa akin, hindi siya, hindi, tayo na mauna. Tayo na mauna, ang dami niyang one another na yan. Meron pang comfort one another, pray for one another. Di ba, confess our sins to one another and be hospitable towards one another. Every one of these commands requires that we are in relationship with each other and we are the one to take the initiative to do it on the other. Anong sinasabi ng Diyos? We have to own it. We have to own it. Alam po ninyo, hindi ko sinasabing ang mga tao, dahil Christian tayo, hindi sila masasaktan sa atin. Mga magulang, hindi sinasabi nakakasakit sila sa atin. Kahit na Christian na tayo, meron pa rin masasaktan sa atin. Kasi hindi man tayo perfect eh. Kaya naman, huwag naman tayong astang perfect. Kapag tinuwid tayo, then let's be willing to ask for forgiveness. Alam nyo, bisan kahit na nagtetake ka na ng initiative sa ibang tao, be responsible na maintindihan mo, minsan hindi sila basta nag-open up. Yung iba nga, ayaw nga mag-attend ng D group. Bakit? Natatakot sila to be exposed. Natatakot sila, kaya paparamdam natin talaga sila na eto, pagsisisiha mo, pag di ka sumama sa amin, ay kaya, sama ka, ganyan. They would sense that sense of welcoming spirit. And problema, kaya minsan, hirap sila kasi may mga hurt sila in the past. Kailangan natin maintindihan yun. Mayroon sila mga fear na ma-reject ulit, yung fear of rejection, ganyan, masaktan ulit. Yung parang takot na takot sila na iiwan mo na naman ako. Na iniwan na ako dati ng iba ko. Ngayon iiwanan naman ako dito. Parang yung feeling na being abandoned. And tatakot sila na mawalan sila ng control. At lalong-lalo na, yung pride ba? Na parang, ayoko nga, di ko sila kailangan. I can live without them. Hindi yun ang issue eh. Kung Christian ka, ang isip mo, they cannot live without Jesus. And that the Jesus they would know is that the Jesus that I will tell them and I will show them. Ipapakita ko sa kanilang Jesus. May mga tao, lalo sa pamilya, malalaman nyo kaagad. Kasi ang church is a big family. Maraming tao, hindi sila maging tapat sa kanilang pagsasabi. Kaya, Derek, minsan, alam mo na kaagad, minsan, parang alam mong malabo yung may hurt. Kasi hurt people. Ganun din sa bahay, makikita mo yan, yung mga anak mo minsan, parang hindi ka gusto kausapin, hindi sila close sila sa'yo, parang hindi ka lang type kasama. Alam mo na na there is something wrong with that relationship. So, anong dapat mong gawin? Be responsible to reconcile. Tinayang sabi ni Jesus, therefore, if you're presenting your offering at the altar and remember that your brother has something against you, tinayang nyo ha, ikaw pa nakalala, sino mayroong against sa'yo? Yung kapatid. Hindi ikaw may against sa kanya, siya pa ang mayroong galit sa'yo. At naalala mo, anong gagawin mo? Leave your offering there before the altar and go. First, be reconciled to your brother. And then come and present your offering. Biro mo, sasamba ka na sa Lord. E pagkatapos, naalala mo, hindi naman ikaw may kasalanan. Naalala mo lang na mayroon siya sa mahalam siya. Lalapitan mo pa siya. Pag-isipan niya, ikaw pa gagawa ng paraan. Alam niyo ba kung gaano kadali, kahirap yan? Halimbawa, kung ikaw ay taga-Galilee, ang lagor ng pagsamba lang nila at mag-o-offer sila, doon pa sa Jerusalem, linggo ang binabiyahin nila. Paano kung
sinabi mo siya, tol, dali mo, late na tayo. Tapos umalis. Nagtaka ka, pagdating mo sa Jerusalem, uy, wala yung kapatid ko. Naku, mukhang sumama loob. Babalik ka, isang linggo na naman nalalakarin mo. Iiwan muna yung offering. Now, ano sinasabi ng Diyos? Mas importante, kung talaga ayos tayo, ay makikipag-ayos ka sa kapatid mo. Kasi walang saysay ang offering mo sa akin kung hindi ka ayos sa kapatid mo. Ganong katindi. Eh, misa nga, kung dati nakakapagtipon-tipon pa tayo sa, ano, dito sa nagkitipon sa center, di ba? Misa mag-asawa, magkagalit pa eh. Iniiwan yung asawa eh. Tapos iba na, pero magsasarap, tapos pagdating sa ano, layo-layo yung mag-anak, yung anak, nandoon, magkakagalit. Biglang pagdating, oh, the glory. Magkakatawa-tawa parang, nakalimutan nila ito, oh. Minsan, parang okay lang sa atin na galit sila, may galit sa atin. Okay lang sa atin na masama ang loob natin sa ibang tao. Minsan, masama pa, iba, lilipat ng ibang church. Tuloy lang. Parang walang galang sa sinasabi ng Panginoon. We have to be responsible. Now, kaya sabi ng Bible, alam nyo, eh paano kung hindi ka naman tinanggap, pastor? Paano kung hindi ka naman, hindi nila tanggap yung pag-reconcile mo? Eh, hindi mo naman kontrolado yung damdamin ng ibang tao. At least you give your whole effort to reconcile. Kaya sabi ng Bible, if possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Never take your own revenge. Hanggat maaari, maging at peace ka. Hindi ine-expect na magiging at peace din sila sa'yo. Kasi, pero, never take your own revenge. Ibigay mo na sila sa Diyos. Malay mo, tanggapin sila kagad. Ay, hindi, joke lang. Kasi ibig sabihin, never take your own revenge, beloved. Leave room for the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ang ibig sabihin, hanggat kaya mo mag-reconcile, gawin mo ng gawin, huwag ka magsasawa. Just be intimate. At kung ayaw pa rin tanggapin, okay lang, bigay mo lang yan sa Diyos. Pero pag meron pagkakataon, sige lang. Naalala ko, marami akong mga ganong karanasan. Hindi ako pinapansin, hinahayaan ko lang. Pero sinihabol ko yung habol, pansin pa rin ako ng pansin. One day, magbubukas din ang pinto. Only the Lord knows how, pero sunod ka lang. Now, para maintindihan natin, for example, yung yan, sa bahay lang, sa context ng pamilya na lang. Siyempre, minsan tayo nagkakasamaan ng loob kasi the person closest to you hurts you the most. Paano tayo magkakaayos? Minsan, akala mo, wala ang problema, okay lang. Pero we need to own it. We need to be responsible. Now listen to this. Gusto niyo maintindihan? Panoorin natin ito. Greetings. Jenny and I have been married for almost 18 years and we're so blessed to be here with you today. You know, yesterday my daughter asked me, Dad, are you going to work from home again? And I said, yes, I am. And she said, great, yes. And I asked her, oh, why did you ask? And do you like it when I work at home? She said, yes, I love it. Just her wanting me to be at home, it really opens up the doors for an intimate relationship. If you want to develop intimate relationships with your disciples or with your parents or with your children, just want to be with them. And that's what I felt growing up. I knew my parents wanted to be with me. And even today, they're like, oh, you know, we wish we could be with the favorite people in our lives. And they say that constantly. And so affirming that you want to be with the people you want to develop intimacy with means so much to them. And the second element is really cultivating an environment of trust. And I felt that growing up. I could trust my parents with anything. It was their authenticity, you know. They were consistently joyful. I didn't have to guess, is Dad and Mom going to be in a good mood today? They were consistent. And they were consistent as human beings. They were consistently following Christ at the pulpit, at the office, at home. They were the same person. And so when I struggled with pornography, I could tell my dad and I could tell my mom, and they really helped me through that journey. They brought the computers out into the living room so that you know, everybody could see what you're looking at. Yeah, I was blessed too to have great parents that were also very authentic with us. And I remember one particular time, my mom really opened up and just shared about her relationships, growing up with boys in particular. And I remember that really helped me because I was struggling with relationships. Mm-hmm. And by her opening up and talking about her past, opened a door for me to also be more transparent with her. And so, you know, both of us coming from great families, you would think that we would be great parents. And we were at a parenting or a family retreat, and the exercise was to ask your children, how have we hurt you? And in my mind, I was like, easy answer. We haven't hurt our kids.
So I asked our kids, we were on the table, and I remember vividly, I said, "How has Daddy hurt you?" And to my shock, all of them started to cry. My kids now are 15-year-old. I have four kids, a 15-year-old all the way down to a 6-year-old. And each of them had a specific example of how I had hurt them. And that's a great question to ask your children, your parents, your disciples. How have I hurt you? And as they share with you and open up, listen to them, which is what we did. And then we apologize. I apologize. I had hurt them more than Jenny had. And, you know, that's what God does. When you come before Him with humility and the power of His Holy Spirit, He opens the doors to rebuild intimacy. They always say, right, the mother sets the temperature in the home. Yes. And I think, you know, if I'm uptight, if I'm irritable, if I'm stressed, you know, the kids pick up on that. And so I realize that can really close off intimacy and a closeness with my kids. And so that's something that God has really been convicting me in, is to really be predictably joyful and to really set the mood in our family where it is an environment where the kids feel that they can share, they can talk, they can break things, and mom's not gonna flip out or freak out, but it's an environment where they feel safe and secure. Mm-hmm. Recently, I asked my son, you know, because I wanted to know too, you know, how are we doing in the area of communication? And, you know, it took him some time to really share with me how he felt. And eventually he said, you know, Mom, I find it difficult to really talk to you sometimes. And sometimes I don't even want to talk to you. And I felt kind of hurt because I felt like, you know, we have a good relationship and I feel close to him. But apparently to him, he felt like there were barriers. And maybe one of those barriers that was happening was just my mood. And maybe how I was treating him or how I was reacting to him, rather than having good open communication, I was shutting down those doors. And so after that, I really had to apologize to him. And I said, you know, sweetheart, I'm really sorry. You know, I really want to have a good relationship with you. I want to be able to, you know, for you to tell me anything and vice versa. And I asked him, can you please forgive me? Can you please help mommy, you know, to do a better job? And then I said, hey, you know, today, maybe can we go for a bike ride or for a walk or something like that? I would love to start, you know, taking out time to just really spend time with you so we can really talk. And he said, yeah, Mom, that would be great. And then just today I was grading his papers and the question on his paper was, you know, what brings you the most joy or how do you feel the most loved? And one of the things he said was, my mom and dad really taking time to talk with me. And I realized that's really what brings about intimacy, is taking the time to really listen and be a part of our children's lives. Well, the good news is if you are in Christ, if you've given your life to Christ and you follow Him, He gives you His Holy Spirit and enables you to do that. You know, Jesus is the one that modeled intimacy for us, right? He broke down all the barriers when He died on the cross to pay for our sin. And because of what He's done in my life, I realize it's important for you and I to constantly reach out to people. And when you express interest in people's lives and create an environment of trust, that develops intimacy. So I want to challenge you guys, in Christ, there is no relationship that's hopeless. There is no family situation that's hopeless. In Him, there is hope, there is restoration, there is redemption, there's forgiveness, and there is intimate relationships waiting for us. We just got to do our part through the power of the Holy Spirit. So God bless you. Amen. Ayan, napansin po ninyo, kahit sakalang hirap no, no, parang tatanungin pa yung anak mo, parang paano kita nasaktan, di ba? Alam niyo, ito po, natutunan ko rin din po sa aming pong retreat, sa family retreat. Nung nag-attend po ako, sabi ng Pastor Peter, tanungin niyo anak niyo, how can you improve? How did I hurt you? Tatlong tanong yun eh. How can I improve as a father? How can I be a better father to you? How did I hurt you? Ganyan. Will you forgive me? So, paano ako magiging mabuting tatay? Paano kita nasaktan? Mapapatawad mo ba ako? Ganyan. So, alam niyo, nung una, inisip ko, okay lang yan. Wala yan. Pareho nung kay Paul. Bigla ba naman, sabi ng mga anak ko, pwede namin sabihin kahit ano? Oo, hindi ako magre-react. Yun ang sabi sa retreat eh. Hindi ako magre-react. Kaya basta, I will just listen and try to improve.
ala, nagsalta sila lahat. Naku, maniwala ka. Hindi. Gusto ko na lahat sila palayasin sa bahay. Nasa isip ko, pag si Daes kayo, kakapal na mukha ninyo. Pero alam niyo, siyempre sa pigil, sakit. Bigla pa yung na-realize ko, nga no, ganun pala ako. Kaya humingi ako ng tawad. Niyakap ko sila, tulungan niyo ako, maging mabuting tatay. Alam niyo, hanggang sa naging regular siyang naging practice, pero hindi naman, hindi ka naging perfect, pero ang itong amazing, yung mga anak mo, nagbigyan ako ng pagkakataong mabawi. Mabawi. Alam niyo ba, huwag mo nang intayin ng ibang tao to reconcile with you. Kung ikaw na mauna, kung anong dapat ayusin. Alam mo bang ganyan-ganyan ginawa ni Jesus? At dito tayo magtatapos. Tingnan niyo po. Since our friendship with God was restored, paano na-restore? By the death of His Son. Dahil namatay ang kanyang sariling anak na si Jesus. Kailan? While we were still His enemies. What? Habang kaaway niya tayo, siya ang namatay para magkaroon tayo na ma-reconcile tayo kay God. And sabi yan, we will certainly be saved through the life of His Son. Sigurado, ligtas ka na. Sabi niya, so now, we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ had made us friends of God. Alam niyo, minsan kaya ayaw natin magpatawad, ayaw natin humingi ng tawad, kasi feeling natin, costly. Alam nga naman, hindi siya masasaktan sa ginawa niya. Wow, mali yun. And alam niyo po ba, pag nagpatawad ka talaga, talagang parang you're bearing the consequence. But the truth is this, si Jesus mismo namatay sa krus para ma-reconcile tayo sa Ama. Gusto niyo ba makita kung kano katindi yung pag-ibig ni Jesus, ni God sa atin? Para ma-restore, kaaway tayo ha. And He died for us, His enemies, para ma-reconcile tayo sa Diyos. Mga kapatid, yan din ang dahilan kung bakit sabi ni Jesus sa atin, I want you to also have this kind of ministry sa lahat ng mga bagay nito mula sa Diyos na nagbalik sa atin sa Kanyang sarili sa magitan ni Kristo. Binibigyan kayo ng ministeryo of what? Reconciliation. Namely that God was Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation. Ang sinasabi ng Diyos, yun naman ang dahilan, I want you to be close to the people para ma-reconcile mo sila sa Diyos. Kasi kung hindi tayo close sa kanila, paano natin masasabi sa kanila ang mabuting balita? Alam po ninyo, ang bawat nila lang ay naghahanap po ng pagtanggap. Naalala ko po ang kwento po ni John Powell. Ang kwento po nito ay tungkol po kay Norma Jean Mortenson. Naikwento ko po ito noon, matagal na matagal ng panahon. Pero baka sakali nakalimutan niyo lang, gusto ko ikwento sa inyo ulit. Ito po ay palagi ang pong nadadala. Ang kanyang nanay po, si Mrs. Gladys Baker, lagi po nadadala sa mental institution. Kaya po itong si Norma Jean ay namuhay po ng kanyang kabataan sa isang foster homes o parang siya po ay inampon. Ang problema, sa kanya pong pinagkaampunan, mayroon pong border doon na lagi po siyang ginagahasa. At alam po ninyo, tas bibigyan lang po siya ng isang dolyar. Ganyan. At sabi niya, nagsabi siya doon sa kanyang surrogate mother, parang, Nay, ano sabi nung nanay, alam mo wag kang magsasalta sa ating ano ha, yan siya nagrerenta sa atin ha. Napakagaling niya magbayad, kaya wag kang magsasalta ng ganyan. Kasi isip ni Norma, parang pagka may bayad, di baling nilalapas tangan ka. Okay lang, wag ka na lang magsalita. Kaya itong batang to, dahil maganda ho itong batang to, na lumalaki na ho siya, napukaw ang kanyang pansin ng isa pong talent, ano po, yung tagahanap ng talent po sa Hollywood. At itong batang to, naging kilala ho siya at sabi niya, gagawin ka naming simbolo ng bagay ng kagandahan at ng sex. So talagang nagulat po siya, para ako, simbolo sa television,
parang di niya maintindihan, para sa kanya, tao din po ako. Kaya itong batang to, wala akong magawa, binabayaran mo siya, pero alam niyo po ba, bago siya lumabas sa set, galit na galit ang marami sa kanya kasi antagal niya para sa prima donna. Ang hindi nila alam na yung bata, nagsusuka para lang sabi niya, parang gagawin ko ba talaga to? Wala ba talagang titingin sa akin bilang isang tao? Na magmamahal sa akin bilang isang tao? Tatanggap sa akin bilang isang tao? Ganyan po ang nangyari sa kanya. Kaya palipat-lipat po siya ng relationships, looking for someone to accept and love her. Ang malungkot po, isang gabi ng Sabado, nung siya po ay about 35 years old, dahil siya ay nag-touring na parang escort na lamang po, natagpuan po siyang patay. Uminom po siya ng napakaraming gamot at siya po ay nagpatiwakal. At doon sa kanyang eksena yun, nakita po siya na nakababa ang telepono na para bagang ang kausap niya, nagsasabi siya na parang nagpapahayag na mahalin mo naman ako. At sabi niya, magpapakamatay ako. Sabi niya ganyan. At ang sagot sa kanya lang ng kanyang kausap, pinaganda na lang po ah, sa totoo lang, may kasamang mura yon. Sabi niya, frankly, my dear, I don't care. Wala akong pakialam. Ang kawawang babaeng ito, hindi ho naramdaman na mayroon hong magnagmamahalo sa kanya. Alam niyo po ba kung sino siya? Marahil kung yung mga Christian na nanonood doon, huhusgahan pa siya. Mamaliitin pa siya. Kasabihin, napaka nakakadiring babae yan. Yan po ay walang iba kundi si Marilyn Monroe. Ilan hong mga Marilyn Monroe or mga Norma Jean Mortensen sa ating paligid na naghahanap po ng pagmamahal na sanang inaasahan na magpahayag nito ay tayong mga tagasunod ni Kristo. Paano nila mararamdaman ang pag-ibig ni Jesus na tanging paraan para tayo maibalik sa Diyos? Kaya mga kapatid, napakaraming tao ngayon ang naghahangad na makita silang tao, maibilang silang mahalaga, pero walang handa na magbigay noon kasi lahat ay abala na naghahanap ng pagkakataon sila'y matanggap. Kung tayo'y tagasunod ni Jesus, alam nating tinanggap na natin, nidanggap na tayo ni Jesus at dahil doon, tayo ang kakasangkapanin ng Diyos, nag-represent ng pag-ibig ni Jesus para sabihin sa kanilang, tanggap ka ni Jesus, tanggap kita kahit sino ka man. Na walang paghuhusga dahil si Jesus nagpatawad din sa akin. Mga kapatid, tayo sandaling yumuko at pumikit. Kung sakali sa bahay ninyo, meron kayong hindi kayo close. At ikaw, na siyang nakakaintindi at narinig mo mensahe na ito, bakit hindi ikaw ang mag-take ng initiative para dalhin ang pag-ibig ni Jesus at pagkasunduin ng mga tao sa bahay ninyo at tunay na ikaw ang siyang mag-create ng atmosphere na magkaroon ng intimacy sa bahay ninyo. At kung ikaw yung magulang, lalong-lalo na, yan ay isang responsibilidad na binigay sa'yo ng Diyos na dapat mong gawin at simulan. Kaya ito po ang hamon sa atin, sa opisina, ikaw ang mananampalataya at mayroong mga hidwaan, ikaw ang una. At kapatid, kung ikaw naman nakikinig sa kaunang pagkakataon at gusto mo rin magkaroon ng ganong atmosphere of closeness or intimacy sa paligid mo, hindi mo alam pa paano gagawin, bakit hindi mo simulan na makipag-ayos sa Diyos. Dahil inaalok ka ni Jesus, lumapit ka sa Kanya, tanggapin mo ang Kanyang kamatayan sa krus para maibalik ka sa Diyos dahil walang ibang paraan kundi na mailapit ka sa Diyos kundi sa magitan ni Jesus, bakit hindi mo simulan ngayon? Nang sa gayon, Siya mismo ang magtuturo sa iyo, bibigay ng kapangyarihan, maisagawa ang ating mga pinag-usapan para ikaw ang maging catalyst ng pagbabago sa iyong kapaligiran, sa iyong pamilya, sa iyong opisina, sa iyong mga kapatiran at maging sa iyong komunidad. Bakit hindi mo sabihin, Panginoong Hesukristo, patawarin po ninyo ako.
tinatanggap po ko po ang iyong kabayaran sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. At nakikipag-isa ako sa inyo. At sabi niyo, Panginoon Diyos, ako ngayon ay may bago ng buhay at pinapagkalooban niyo ako ng ministeryo ng reconciliation. Na maging peacemaker, Panginoon Diyos, na tagapagdala ng iyong kapayapaan sa tao at kapayapaan sa mga tao. At Panginoon Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig sa akin at sa iyong muling pagkabuhay. Salamat po aming Ama. Gayun naman, hinihiling ko po Panginoon ang bawat pamilyang aming nire-represent. I pray Father God na yung katotohanan ng intimacy ay maging ganap sa aming mga kanikanyang pamilya. At kung kinakailangan kami ang maging unang gumawa ng hakbang, I pray for your strength, I pray for your grace, Panginoon Diyos, upang maisagawa namin to para sa iyong karangalan at para sa iyong kalwalhatian. Salamat po aming Ama at mula sa aming mga kanikanyang pamilya at sa aming mga impluensya, maging ito'y maging pagbabago sa aming bayan at sa aming komunidad na kinabibilangan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen, Amen, at Amen. Mga kapatid, kung kayo po'y natulungan ng mensaheng ito, inaanyayahan ko po kayo to connect with us para ho ma-experience natin itong intimacy na ito lalo. Kaya ho ito, i-click nyo lang po itong link sa ilalim at kung kayo nanonood sa YouTube, sa ilalim ito, sa ano, kunin nyo lang po yung link doon at connect with us. And we are very much willing to also connect with you. And maraming salamat po sa inyo at huwag muna kayong aalis. Pag-uusapan natin na ilang pang mga bagay sa pagitan ng fast track at gayon din sa mga mungkahing discussion questions. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Ayan, para lalo nating manamnam ang mga pinag-usapan nating aralin, ito po ang mga mungkahing katanungan na pwede nyo pong gamitin sa inyo pong pamilya o sa inyong grupo. Ito po, how close is your relationship with your family members and friends? Do you know their fears and concerns? Kung baga sa Tagalog, gaano ka ka-close sa iyong pamilya at kaibigan? Alam mo ba ang kanilang takot at mga alalahanin? Yan. O pwede nyo rin talakayin ng how do you know if your loved ones has wounded spirit? Yung mga nasaktan ba? Yan. Parang paano malalaman kung may mga dalang hinanakit ang iyong mahal sa buhay? Di ba? Baka meron silang mga hinanakit na dala-dala. Yan, pwede nyo pag-usapan. At sakaling pag-usapan nyo, ang tanong, how will you resolve it? Paano mo ito aayusin? Or ito ang mungka, apply the following 3 most important questions in restoring relationship. Gamitin nyo po ito. Ito mahalagang tanong sa pag-aayos sa relasyon sa pamilya. Tulad ng tanong na kinahit ko sa, how can I improve as your parent? O as your father, as your mother? Paano ako mag-improve? Wag ka, pag sumagot sila, wag ka magiging defensive, ha? Just learn to accept. Listen. Ngayon sabi niya, paano ako magiging mabuting magulang sa'yo? Ngayon, how have I hurt you? Paano kita nasaktan? O kaya naman, will you please forgive me? Maari mo ba akong patawarin? Be humble enough to ask for forgiveness. Humingi ka ng tawad. Kasi tayo rin may hindi mga perfect na tao. At ang ganda nung pag na-develop natin atmosphere ng pagpapatawad, imagine nakikita natin ang atmosphere ng totoong pag-ibig na pinapakita ni Kristo para sa ating lahat. Enjoy your discussion. God bless you. Thanks for watching. We would like to invite you to be a Christ-committed follower by being part of the movement as we honor God and obey His great commission. To find out if there's a CCF satellite near you, log on to www.ccf.org.ph/satellites. We also want to encourage you to join a small discipleship group where you can deepen your knowledge and love for Jesus and others. To sign up, log on to www.ccf.org.ph/discipleshipgroup. All of CCF's video resources are available free of charge and are constantly being improved by our team. Would you consider supporting CCF through prayer and giving so more people can be blessed? You can give securely through our website at www.ccf.org.ph/give. For more videos like this, please subscribe to our channel. Thanks and God bless.